Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so nagpadala ulit ang EXA, okay, ng dalawang headset, headphone, isang wireless, which is yung E1 pala, okay, mega bass daw siya, okay. Okay, at saka yung E400 nila. So tara, buksan muna natin to. Medyo naluray-luray na yung mga headset nila. Este yung box pala. Hindi yung headset. So, okay pa yan. So, unahin ko na tong wireless. Buksan ko lang muna saglit. Okay. So, tingnan pala muna natin yung laman. Super EQ. Ano yung ibig sabihin? 24 hours music play time. May microphone, voice assistant, wireless and wired. Okay. So, wala na. Diba na? Buksan na natin. Okay, so may manual. Ito yung micro USB. Medyo old school na micro USB. Tsaka yung parang wired mode. Pero, TRS lang siya, ha? So, pwede pa rin maata sa phone. Hindi ko sure. Pero TRS lang siya. Okay, tapos meron rin na itong pouch. Okay. So, nakita ko sa Shopee natin ito. Price at 800 pesos, mga ganun. 799 sa ano. Pero sa global, nasa around $13 ata siya, mga ganyan. So, okay, tingnan natin. Check ko kung magkano yung $13. So, $14 pala nakita ko sa global website nila. So, nasa around 770 to 800 pesos, ganun. So, pag titingnan ko, okay lang, tandaan natin, nasa 800 pesos lang siya. So, pure plastic siya, pero dito may konting foam, pero nakikita ko yung headband niya, medyo matigas rin talaga. Kasi manipis sobra yung foam. Di ba, alay, huwag na tayo maarte kasi nasa below 1,000 pesos lang siya, tapos Bluetooth, wireless siya, di ba? So, Bluetooth, di ba? Gagana sa phone nyo yan, at saka sa PC nyo, pag mayroong Bluetooth connection ng PC nyo. Yung ear cups, malambot naman siya, so walang problema. Yung headband lang niya, medyo, feel ko medyo baka sumakit pag katagalan. Pag lang naman. Tapos sa sides, may ganitong design siya, so hindi ko alam. Ito logo na EXA ata to, ito yung letter E nila. So, not bad para sa 800 pesos na ano wireless. Sana maganda yung sound quality niya, di ba? At saka, pero feel ko, may delay to kasi wala eh. Wala akong nakitang game mode. Wala akong nakita dito na feature niya yung game mode. So, tingnan natin mamaya. Actually, maganda yung sound installation niya. Halos hindi ko marinig. Meron, naririnig ko yung sinasabi ko pero alam mo yun, ma-feel mo, magigets mo na-filter niya yung sound sa labas. So, feel ko mas pang audiophile to. Mega bass eh. Diba? So, tingnan ko kung mega bass mamaya. Okay, so buksan na rin natin yung E400. And medyo kita nyo naman, medyo wasak-wasak na yung box. So, E400, nakita ko sa Shopee PH natin. Wala kasi official EXA dito sa Pinas. So, nasa around 1.5 siya. Pero, ewan ko, medyo mahal siya, diba? Kasi nakita ko sa global naman, nasa around $13 siya. So, $13 is nasa around 700 to 800 pesos ulit. So, 50 off pag binili mo sa global site nila. Pero pag titingnan ko, 1.5, hindi mo talaga pwede bilhin to ng 1.5. Kasi, sobrang ma-plastic. Pero may included siyang detachable mic at saka audio splitter. Okay? So, audio splitter para sa PC yun. Kasi yun nga, wired siya, di ba? Usually, ganun naman na. Kasi itong dulo na to, ito yung pang phone, which is yung TRRS jack niya. 3.5mm jack niya. So, TRRS para sa phone. Okay. Pero yun nga, very plasticky siya. So, I advise kung magustuhan nyo to, itsura na to, bilhin nyo sa global site nila dahil 700 to 800 pesos lang. Hindi ko lang alam yung shipping, pero ayan. So, may USB siya. Isasaksak ko ngayon for the lighting yan, most likely. Ayan. So, not bad. Maganda naman yung ilaw niya. Okay. So, depende. Ako hindi talaga gumagamit ng ilaw dahil wala naman nakakakita sa bahay niya yan. Pero kung streamer kayo, syempre makikita ng mga viewers niya yan, di ba? So, sige. Whatever works for you, okay. Pero sa akin, hindi naman ako streamer, so
Walang kwenta ang ilaw sa akin. Ha? Hindi nakakadagdag ng FPS yan. Okay? Yung RGB nyo na yan. Hindi, hindi. Hindi talaga. Okay? Okay. So, ayan. Pero yun nga, plastic. Tapos yung wala na siyang ano, lambot. Meron pala, ano, rubber part tong side na to. Pero, actually, not bad pala. Okay lang, pero hindi siya malambot. Pero at the same time, hindi mo siya masabing sobrang tigas. Diba? So, pwede na. $700 to $800 again. Okay? So, $13 siya. So, not bad na. Kasi itong ear cups naman, makapal-kapal naman siya. So, kayo. So, punta na tayo sa bahay kasi sasabihin ko na sa inyo yung short review ko. Okay, so yes guys, ito na yung mic test at saka kung ano-ano pang test. Hindi pala test ko, yung mga short review ko ng E400. Okay, so maganda actually, maganda siya para sa price niya ha. Not bad, okay? So, kulang lang siya siguro ng base. Pero syempre, yun nga, nasa budget ulit tayo pupunta dyan. So, not bad tong headset na to. Malinaw naman yung mga sounds niya, nalaro ko na siya. So, itong mic test naman, hindi ko pa naririnig. So, kayo na bahala dyan. Mag-decide kung maganda naman. Pero wired to, so feel ko not bad rin naman siguro yung mic niya. At dali siguro, naiintindihan pa rin naman. So, yes guys, ito na yung mic test para sa EXA E1. Nakalimutan ko sabihin about dun sa E400 pala, na parang maliit yung ear cups niya. So, medyo hindi ako ganun ka-comfy nung suot ko. Pero hindi naman sumakit yung tenga ko. Pero yun nga, medyo iba lang siya kasi medyo yun nga, bilog na bilog siya. So for me, medyo maliit siya kumpara sa iba. So ito naman, itong E1 naman, maganda yung sound niya. Nagulat ako, lalo na yung bass boost niya. Meron siyang super EQ mode ba, tawag nila dun. Nakakatulong, oo, napapatugtugtugs talaga siya. Okay, so not bad. Okay na okay yung sound niya, lalo na for the price, sulit na sulit siya. Tapos na-try ko rin siya sa phone kasi sa PC ang pangit na sound niya. So trinay ko siya sa phone. Maganda, naglaro ako sa phone ng Call of Duty. Maganda naman yung sounds nila. Pwede na siya, sa totoo lang wala akong mareklamo. Sobrang wala akong mareklamo. So okay naman siya. Okay, so narinig niyo na rin yung short review ko. Most likely medyo accurate na yan. Pero syempre, saglit ko pa lang naman nagagamit. So kayo, tingnan nyo na lang. Links will be at the description down below kung saan nyo pwedeng bilhin. Check nyo na rin. Pati yung global, ilalagay ko na rin yung link dyan. Pero plus ba sa inyo yung detachable mic? Ewan ko. Kasi, ewan ko, minsan siguro natutuwa yung mga tao na detachable mic. Pero, ewan ko, nonsense naman. Pag tatanggalin mo pa, mawala mo pa, diba? Hahanapin mo pa. Tapos pag kailangan mo na, ikakabit mo, diba? Medyo engot lang. So, mas maganda nakakabit na yun forever. Pero yun nga, more on budget kasi siya. So, below 1,000, itong dalawa. Okay, itong dalawa, itong isa. So, kung ano man sinabi ko, yun na yung tingin ko. So, thank you again to EXA for sending these headsets and headphone. Okay, so like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And my other social medias na lang rin. Okay, so bago na yung TikTok ko. So, gagawa ko ng TikTok ko para sa tech talaga. Okay? So, pag naka 1,000 tayo, follow nyo yun. Pag naka 1,000, magpapag-giveaway ako. Sure yan. Sigurado yan. Pag naka 1,000. Hindi ko lang alam kung gaano karami. Pero, follow nyo ako sa TikTok na ano. Which is, eto. Nandito. Eto na. Lipat ko siya dito. Kuripotech. Okay? Dito ba? Dyan? O sa taas? Andyan. Basta. Lahat dyan. Okay? So, pa-follow naman, magpo-post-post rin ako, magpapag-giveaway ako doon. So, kung nagtitiktok ka, pakilang. Pero, pag ayaw mo, okay lang naman. Free country, okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!